Unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Kami ng asawa ko noon ay nakatira sa isang bulubunduking parte at wala kaming mga kamag-anak doon. Nang dahil na rin sa gusto naming magbukod sa mga pamilya namin at tumayo sa sariling mga paa. Tanging kaibigan lang ni Mrs. ang kilala namin sa bayan na iyon. Tawagin natin siya sa pangalang Rosa at siya rin ang nagsilbing tulay para mabili namin ang isang lupain sa kanilang lugar. Pero hanggang isang taon lang kami doon nang dahil sa karanasang ito. Sisimulan ko ang kwento noong mga panahong nagtatrabaho kami ng asawa ko. At noon ay nangungupahan lamang kami ng bahay sa isang bayan na kung saan malapit lang yung mga pinagtatrabahuhan namin. Tamang-tama din na noong mga panahong ito ay naghahanap kami ng lupain. May isang pagkakataon na nagsabi si Rosa na mayroon siyang alam na lupain doon sa kanilang lugar. Mura, subalit malayo nga lang sa bayan. Agad naman itong sinabi sa akin ng asawa ko. At sabi ko, subukan naming puntahan at tignan kung maayos ba doon. Dumating nga itong araw na pumunta kami sa kanilang lugar at agad niya kaming dinala sa lupain na iyon. Sa unang tingin ay talagang namanga ako sa tanawin sapagkat makikita mula doon ang malawak na maisan na nasa paanan ng bundok. Maliban dito ay talagang mapuno at malamig pa ang simoy ng hangin kahit na tanghaling tapat kaming dumating doon. Hindi naman ako nagdalawang isip na magsabi na gusto ko ang lupain na iyon. Pero kinakailangan ko ring tanungin si Mrs. sapagkat pera naming dalawa ang gagamitin. Hanggang sa nagsabi ito na gusto niya doon kahit na malayo sa bayan. At yun nga, napagpasyahan namin na bilhin ng lupain na iyon. Nandoon din ang may-ari noong mga sandaling ito. At sabi niya, ihahanda niya muna ang mga papeles. At bumalik lang daw kami doon. Bago kami umuwi, sabi ni Mrs. kay Rosa, "Hoy Rosa, punta naman tayo sa bahay niyo. Kanina pa kami nauuwaw. Sige na." Habang nakangiti. "Oh sige, pero medyo malayo pa yung bahay namin mula rito. Kung ayos lang sa inyo, pupunta tayo doon." Sagot ni Rosa. Hindi naman kami nagdalawang isip at pumunta kami sa kanilang bahay. Totoo ngang malayo iyon mula sa lupain na bibilhin namin. At sa tansya ko, nasa 1 kilometro pa ang lalakarin at masukal pa ang madadaanan naming lugar. Bale paakyat na po ito sa bundok. Nang makarating kami doon, ay agad kaming sinalubong ng kanyang nanay-nanayan at dito namin nalaman na si Rosa ay isang adaptibo at hindi tunay na anak. Hindi niya rin nakilala ang kanyang tunay na mga magulang sapagkat nakita lamang ito sa isang pilapil noong sanggol pa lamang ito. Ang nakakita sa kanya ay ang kanyang nanay-nanayan na siyang sumalubong sa amin noong nakarating kami doon. Dito nagsimula ang pagiging malapit namin sa kanyang nanay. Sobrang bait niya at talagang wala kang poproblemahin. Dalawa lang din sila ang naninirahan sa bahay na yon.
Sa sandaling ito ay sumakit pa ang aking tiyan at ako ay natatae. Humingi ako ng pahintulot na kung pwede gagamit muna ako ng banyo. At agad naman nilang itinuro kung saan ito matatagpuan. At sa pagpasok ko sa bahay, sumalubong sa akin ang isang mabangong amoy. Yung tipong punong-puno ng namumukadkad na bulaklak ang loob ng bahay, kahit wala naman. At sa pagdating ko sa banyo ay mayroon pa akong nakitang puting usok na parang dumaan lang sa kusina at agad na nawala sa paningin ko. Hindi ko na lamang ito pinansin sapagkat nagluluto din ng merienda ang nanay ni Rosa. At habang nakaupo ako sa trono, ay nakarinig ako ng mga ingay na nanggagaling sa kusina. Yun bang parang ingay na mga taong nag-uusap na madalas nating madidinig kapag mayroong okasyon ng isang bahay? Sa pagbaba ko sa trono, ay agad akong lumabas ng banyo. Pero wala naman akong nakikita sa kusina. Walang ni isang tao. At habang naglalakad ako papunta sa pinto ng bahay, pakiramdam ko ay mayroong sumusunod sa likod ko. Nadaanan ko pa itong isang kwarto na nakabukas ang pinto at may mga nakikita akong nakasabit na punyal, karit at mga dahon. Mayroon ding mga bote na may mga laman at inisip ko na lamang na baka mga pamahid iyon. At nang makalabas ako ng bahay, sumenyas ang nanay ni Rosa kung ayos na ba ako. At pagkatapos ng ilang oras na kwentuhan, ay napagpasyahan namin ang asawa ko na umuwi na. At habang naglalakad kami papalabas doon, ay hindi ko mapigilang magtanong kay Rosa kung ano ba ang trabaho ng kanyang nanay. Hindi naman ito nagdalawang isip na sumagot. Isa siyang baylana o manggagamot. Sabi niya, "Ah, kaya pala mayroon akong mga nakitang sandata sa loob ng isang kwarto." Sagot ko at tumango na lamang ito. Fast forward po tayo. Nabili na nga namin ang lupain at pinagpatayuan namin ito ng munting bahay. Parang bahay kubo. Doon kami nagsimulang manirahan at tuwing Sabado at Linggo ay wala kaming pasok. Kaya pumupunta kami sa bahay ni Rosa. Dumating itong panahon na nalaman ko na buntis pala si Mrs. At dito ko masasabi na totoo nga ang mga kwento na kapag buntis ang isang babae ay lapitin ito sa mga kababalagan. Kasi mayroon kaming naging karanasan na siyang naging dahilan upang umalis kami doon. Noong mag-aanim na buwan na ang dinadala ni Mrs. ay napagpasya nito na huminto sa pagtatrabaho. At sabi ko tuwing umaga ay ihahatid ko siya sa bahay ni Rosa at doon siya tatambay hanggang hapon kasi wala itong kasama sa bahay namin. Pumayag naman ang nanay ni Rosa at wala naman daw problema pagdating dito. Mayroon din siyang binigay na mga pangontra kay Mrs. Pero may isang umaga na sabi ni Mrs. ay huwag daw muna itong pupunta sa bahay ni Rosa sapagkat nahihiya na ito. Tinanong ko pa ito kung ayos lang ba sa kanya na wala siyang kasama sa bahay at ayos lang naman daw. At sa kami mga ilang kapitbahay din kami doon. Yun nga lang malayo lang talaga ang agwat ng mga bahay sa isa't isa. Maglalakad ka pa ng ilang metro. Pumasok naman ako sa trabaho noong umagang iyon at si Mrs. ay naiwan sa bahay. Nakita ko pa itong nagwawalis sa harap ng bahay bago ako sumakay ng tricycle. Umatakang tanghali, habang kumakain ako ay nakaramdam ako ng masamang kutob. Hindi ko alam kung bakit,
Basta ang pumapasok sa isip ko ay may nangyayaring masama sa asawa ko. Pilit kong nilalabanan ang masamang kutob na ito sapagkat alam ko na pwedeng mali ito. At dumating sa punto na parang hinihila ako pabalik sa bahay. Nang dahil dito ay humingi ako ng pahintulot sa boss ko na kung pwede ay uuwi ako para matignan ko ang aking asawa. Mabuti naman at nasa magandang modo ito kaya pinayagan niya ako. At nang makarating ako sa bahay ay nakita ko na nakabukas na ang parang pinto ng bakuran. Agad naman akong sumigaw kasi kakaiba na ang kutob ko noong sandaling iyon. Kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Nakabukas na rin ang pinto ng bahay. Mahal, mahal, nasaan ka? Pasigaw na tanong ko noong sandaling iyon pero walang sumasagot. Pumunta ako sa kwarto namin pero wala siya doon. At nakakita ako ng bakas ng dugo sa kumot. Inikot ko ang buong bahay pero hindi ko siya makita. Hanggang sa pinuntahan ko na ang ilang kapitbahay, nagbaka sakali ako na mahanap ko siya doon. May isang kapitbahay kami na nagsabi na nakarinig daw ito ng sigaw na nagmumula sa bahay namin. Lumabas pa nga daw ito para tignan ang bahay namin kasi matatanaw mula sa likod ng kanilang bakuran. At nakita daw niya ang asawa ko na tumatakbo papalayo sa bahay. Wala na akong ibang inisip na pwedeng puntahan ng asawa ko kundi ang bahay ni Rosa. Kaya dali-dali akong tumungo doon. At sa aking pagdating, nakita ko ang asawa ko na kinakausap ng nanay ni Rosa. Parang takot na takot ito at namumutla. Mahal, ano mang nangyari sa iyo? Tanong ko habang papalapit sa kanya at agad naman itong tumayo at yumakap sa akin. Natutulog ako kanina nang maramdaman ko na parang mayroong umakyat sa kama. At sa aking pagmulat, nakita ko itong isang matanda na naglalaway habang nakatingin sa aking tiyan. Takot na pagkakasabi ng aking asawa. Pamilyar ba sa'yo? Ilarawan mo kay tita. Baka kilala niya at pupuntahan natin. Sabi ko. Alam ko kung saan siya nakatira at kilala siya ng lola ko. Ilang taon siyang hindi nagpakita at nagparamdam. At ang akala ko ay pumanaw na ito. Sagot ni tita. Puntahan po natin. Walang hiyang aswang na yon. Galit pa na sabi ko. Kalma ka muna. Sa katunayan nakalaban pa siya ng aking lola noong nabubuhay pa ito. Magkaedad lang sila at si lola ay pumanaw noong nasa edad na 70. At mahigit 30 taon na ang nakakalipas. Pero siya, buhay pa rin. Dagdag pa ni tita at sabi naman ng asawa ko, nang makita daw niya ang matanda ay sumigaw ito ng napakalakas at agad na tumakbo palabas ng bahay. At nang lumingon pa daw ito ay nakita niya ang matanda na tumatakbo mula sa likod ng bahay. Mabilis daw tumakbo at mapapaisip ka na hindi naaayon ang kanyang edad sa kanyang pagkilos. Parang hindi na daw normal. Paano yan tita? Baka babalik-balikan niyang asawa ko. Tanong ko pa. Mas makakabuti na dito na muna kayo sa bahay hanggang sa manganak ang asawa mo. Sagot niya. Nag-isip din ako na pwede rin kaming umuwi sa bahay ng mga magulang namin.
Ang problema nga lang ay napakalayo ng lugar namin mula sa pinagtatrabahuan. Ilang oras ang biyahe at nakakapagod. Kaya tinanggap ko ang alok ni tita. Mula sa araw na ito ay doon kami naniraan sa bahay nila. At fast forward po tayo kasi wala naman kaming naranasan magmula nung tumira kami doon. Dumating itong kabuanan ni Mrs. At isang gabi, habang nagliligpit ako ng mahihigaan namin ay nakarinig ako ng alulong ng aso sa di kalayuan. Noong una ay binaliwala ko ito sapagkat normal lamang ito sa isang aso. Pero hindi nagtagal ay pumasok si tita sa loob ng kwarto namin at nagsabi ng, "Halika rito, dito ka muna matulog sa amin." Sabi niya sabay hila kay Mrs. "Diyan ka na muna iyo, makiramdam ka at magpuyat sapagkat may paparating." Dagdag pa niya at kinilabutan ako noong sandaling iyon sapagkat seryoso ang pagkakasabi niya. Walang halong biro. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik ito sa kwarto na may dalang karit. "Isabit mo ito sa bintana at kapag may marinig ka mamaya, hawakan mo." Sabi niya sabay abot ng karit at patango-tango lamang ako noong sandaling iyon. Pero ramdam ko na mayroon talagang mangyayaring hindi maganda noong gabing iyon. Makalipas ang ilang oras, nakarinig ako ng mahinang yapak sa bubong kasi gawa lamang iyon sa pawid. At sa bawat yapak niya ay tumutunog ito. Walang kung ano-ano. "Hoy matanda, wag na wag kang magkakamali." Pasigaw na sabi ni tita. Agad namang huminto ang mga yapak na iyon. At narinig kong bumukas ang pinto sa kabilang kwarto. Ako naman ay kinuha ko ang karit na nakasabit sa ibabaw ng bintana at lumabas ako ng kwarto. Nakita ko si tita na naglalakad palabas ng bahay na mayroong hawak na patalim na gawa sa tanso. Sumenyas ito na bantayan ko si Mrs. at Rosa. Hindi nagtagal ay nakarinig na lamang kami ng mga lagapak, boses at kalabog na nanggagaling sa labas ng bahay na parang may dalawang taong nagdudumugan at nag-aaway. Hindi na kami lumabas noong sandaling iyon at makalipas ang ilang minuto ay nakarinig kami ng kalabog sa bubong na parang may lumundag doon at nasundan pa ito ng malakas na tunog ng pusa na medyo magaspang at namamaos. Kakaiba pakinggan at tumakbo ito papunta sa likod ng bahay. Pagkatapos nito ay narinig kong naglakad papasok si tita sa loob ng bahay. At nang buksan niyang pinto ng kwarto ay nakita namin na parang galing ito sa isang away. Ang ilang bahagi ng damit niya ay napunit. Ang buhok niya ay buhagag at may ilang kalmot ito sa katawan. Sabi niya, nakipagbuno daw ito sa matanda. "O ano matanda, kahit araw-araw pa tayo ganito, ayos lang. Ang importante ligtas ang buntis namin." Pagpaparinig niya at narinig ulit namin ang tunog ng pusa na nanggagaling lang sa likod ng bahay. Ipinakita talaga ni tita na hindi siya takot sa aswang. At ipinakita din ng aswang kung gaano ito kabagsik. Hindi na kami natulog noong gabing ito. At siya nga po pala, si tita ay lumaki sa kanyang lola. Noon ay dating manggagamot. At sa kanya naman ipinamana ang kakayahan na ito. Yung nanay naman daw niya
ay namatay noong ipinanganak ito at ang tatay niya ay hindi na niya nakilala. Balik na tayo sa kwento. Kinabukasan ay nagkwento si tita na noong nabubuhay pa ang kanyang lola ay nakalaban din ito ang matandang iyon. Bata pa lang daw ito noong mga panahong iyon at palaging nagagalit ang matanda sa kanyang lola. Sa tuwing gagamutin niya ang mga buntis na bibiktimahin ng matanda. Ganito daw ang kwento. Pero nagpapasalamat kami na magmula noon ay naging tahimik na ang lahat. Hindi na kami binulabog sa tulong ni tita at dumating itong panahon na nanganak si Mrs. at maayos naman ang lahat. Pero napagpasyahan pa rin namin na umalis doon at ibenta ang lupain na binili namin. Mayroon namang bumili at gagawin iyon na taniman ng mga gulay. Gusto kasi ng asawa ko na lumaki ang anak namin na malayo sa komplikadong sitwasyon at saka ayaw na talaga niyang maranasan ng ganoong pangyayari kasi nakakatakot daw talaga lalo pa at matatakotin ito. Kaya iyon nga ang naging plano. Magmula noon ay bumibisita na lamang kami sa bahay ni Rosa kasi hinding-hindi namin makakalimutan ang tulong ni tita. Dito ko na po tatapusin ang kwento sapagkat wala na kaming naging karanasan pagkatapos nito. Hanggang sa muli at mag-ingat po kayo palagi.